Magandang araw! Ito ang mga layunin ng ating aralin sa linggong ito na nakabase sa Pivot Budget of Work or BAW. Una, natutukoy ang katangian ng komunikasyong teknikal. Pangalawa, naiisa-isa ang anyo ng komunikasyong teknikal. At pangatlo, nasusuri ang higit na mahalaga sa pagitan ng babala at paalala sa gitna ng pandemya. Magandang araw sa inyong lahat! Tayo ay nasa ikatlong linggo ng ikalawang semestre ng asignaturang Filipino sa Piling Larang. Pagbati mula sa Lopez National Comprehensive High School, sangay ng lalawigan ng Quezon. Ako, si Teacher Eileen, ang magsisilbi niyong gabay sa pagkatuto. Para sa linggong ito, narito ang mga isasagawang gawain upang malaman ang mga katangian at anyo ng komunikasyong teknikal. Sasagutan ang mga gawain sa pagkatuto bilang isa hanggang tatlo, ang pagtataya at ang inyong refleksyon sa aralin. Sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral sa komunikasyong teknikal, sa linggong ito, halina't ating alamin ang mga katangian at anyo nito. Mahalagang malaman ang mga katangian at anyo ng komunikasyong teknikal. Narito ang mga katangian nito. Una, oryentasyong nakabatay sa audience. Ang pangunahing prinsipyo sa pagbuo ng komunikasyong teknikal ay ang pagsulat para sa audience. Pangalawa, nakapokus sa subject. Sa pagsulat ng komunikasyong teknikal, higit na pinibigyang pansin ang pangunahing paksa ng usapan. Pangatlo, kumakatawan sa manunulat. Ang katangiang ito ay nagpapakilala kung ano at sino ang sumulat o ang kultura ng organisasyong kanyang pinabibilangan. At pang-apat, kolaborasyon. Maituturing itong proseso tungo sa mahusay na pagbuo ng anumang uri ng komunikasyong teknikal. Narito naman ang mga anyo ng komunikasyong teknikal. Una, sulating interpersonal o interinstitutional. Halimbawa nito ay ang liham pang negosyo. Pangalawa, sulating ukol sa isang produkto. Halimbawa nito ay ang description ng produkto o manual. Pangatlo, sulating pabatid publiko at sulating promotional. Halimbawa nito ay ang flyers, promo material, anunsyo, paalala at babala. At ang panghuli, sulating ukol sa pagkain. Halimbawa nito ay ang menu. Ngayong iyong nalaman ang katangian at anyo ng komunikasyong teknikal, sagutin ang gawain kung saan ipinapahayag mo ang iyong palagay kung ano ang mas epektibong dapat gawin ng gobyerno sa ngayon upang mapabilis ang pagsugpo o higit na mapadali ang pagbaba ng bilang ng pagkakaroon ng COVID-19 sa ating bansa. Paalala ba o babala? Ipaliwanag ang iyong sagot. Gamitin ang ibinigay na pamantayan sa pagsasagawa ng gawain. Ako si Alexa Nepilia Forte. Ako ay nag-aaral sa Lopez National Comprehensive High School. Narito ang aking natutunan sa araling mga katangian at anyo ng komunikasyong teknikal. Para sa gawain kung pipili ako kung alin ang mas epektibo dapat gawin ng gobyerno upang mapabilis o mapadali ang pagbaba ng bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19 sa ating bansa. Para sa akin, mas epektibo ang paalala sapagkat nagbibigay gabay ito sa mga mamamayan habang lumalaganap ang COVID-19. Dahil sa paalala, maiisa-isip ng mga mamamayanan ang mga dapat gawin at ang dapat iwasan upang patuloy na magiging ligtas ang lahat. Narito ang halimbawa ng isang paalala patungkol sa COVID-19 na aking ginawa. Magsuot ng face mask at face shield. Umiwas sa mararaming tao. Panatilihing malinis ang kamay bago humawak sa mukha.
Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsama sa Pivot Gabay. Ang iyong gabay sa pagkatuto kahit kailan, kahit saan, dito lang sa Pivot TV! Abangan si Teacher Eileen sa muling pagbibigay gabay sa iyong maligayang pagkatuto. Hanggang sa muli!